Hello teacher. Sa video po na to, papakita ko naman sa inyo halimbawa ng ating sample o practicum portfolio for LDM2 course. So about our learning delivery modality course, yung halimbawa po ng aking practicum portfolio. This is for teacher 1 to teacher 3. So ano ba yung mga gagawin ng ating mga teacher 1 to 3 na kailangan nilang i-prepare na MOVS? Okay, for this part po, ang ipapakita ko sa inyo yung mga required. So ito po yung mga required MOVS na kailangan talaga natin i-prepare para sa ating LDM. Dalawa po kasi to. Merong required MOVS at meron din self-selected MOVS na maybe yung sa self-selected na pwede nyo additional. Okay, so ito pong required, ito po yung talagang dapat nating i-prepare. Kuyari, ano ba, ilang MOVS ba ang dapat meron tayo sa bawat artifact. Okay, so nahati po kasi ito katulad, alike doon sa isa nating portfolio sa RPMS by CRA. Dito naman po by LDM artifact na tinatawag. So medyo konti lang po ito. Okay, papakita ko sa inyo yung halimbawa ng aking gawa. Okay, so muli kasama ninyo si Teacher Bean. Pero bago po natin simulan itong video na ito, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, please click mo yung subscribe at yung notification bell para of course mag-updated ka sa mga educational video. Okay, this ito po. Ayan, for teacher 1 to 3 yung papakita ko. Okay? Ito po yung halimbawa ng table of contents na ating ilalagay. Okay, ito po yung halimbawa ng digital presentation ko ng LDM portfolio. Okay, kasi sa school namin, prefer kami mag-pass ng digital format. Okay, kung mag-print man, madali lang naman yon. Po, this time kasi para of course safe, mas maganda yon. Ilalagay lang sa drive yung inyong mga ginawang portfolio na e-portfolio, electronic na siya. Okay, sa ano po to PowerPoint pwede niyong gawin. Okay, so ito po, ang first name of artifacts, nahati siya, yung mga required required MOVS talaga, ano po to 1, 2, 3, 4, 5. So, lima lang. Okay, limang artifacts lang or pinaka bahagi nung unang part ng ating LDM2 course na kailangan yung i-prepare na required. Okay, merong sa about individual learning monitoring, about lesson plans, teacher-made resources, at yung pang-apat, yung mga certification for your professional development. At ang huli ay yung reflective summary. At ito yung mga professional standards niyan or strands na under. Okay, so yan po yun. Okay, so dito under tayo ng, yan, mga lima lang, madali lang naman to. Okay, ganito po yung halimbawa ng table of contents sa kanyang strands. Now, unang parts ay yung unang artifacts natin. Ito po yung artifacts natin. Ito po yung individual learning monitoring plans. Okay? Dito po, it's about professional standard na strand yung learners, gender, needs, strength, and interest, and experiences. Dito po, pwede tayo mag-present lang ng, ang required po natin i-present pala, 2 to 3 individual learning monitoring plan. Okay? So, ito nga, pinagawa yan sa atin ng DepEd before mag-start yung klase. So, dalawang individual, at least dalawa, pwedeng 2 or 3. Yun yung required. Okay? Dalawa po, individual learning monitoring plan. So, halimbawa, ito po yung sa akin, sa student ko. Ayan, ito po yung halimbawa nun. May video po ako dito kung paano gawin yung individual learning monitoring plan. About dun sa mga, ano natin, mga learners na nahuhuli sa lesson, ano yung mga strategies na pwede nyo gawin sa kanila or remediation program. Okay, so dalawa pinresent ko, ayan. Okay, pag pinresent nyo po, ganito na lang. Sa unang page, ganyan. Pangalawa, copy nyo lang. At yung last, nakadalawa na kayo, sa baba po nun, yung annotations. Maglalagay po tayo dito ng annotations. Sa annotations ko po, dito daw po, ang ilalagay natin, dapat i-compare natin yung mga parts ng ating learning monitoring plan kung saan tayo nagkaroon ng adjustment. Ano yung part na minodify natin? Okay, based sa akin, ang yung part ng intervention at strategy, yung aking minodify. Sa annotation din, maikli lang naman ang annotation, pwedeng 2 to 3 sentences, okay na po yun. Okay, sa akin dito, in-explain ko lang ano yung ginawa kong intervention or strategies doon sa individual learning monitoring plan. Okay, ano ba yung mga binigay ko? Kaya naglagay ako ng mga additional learning materials like yung mga video and audio para makatulong sa learners natin. So, konting explanation lang po kung paano yung siya ginawa at paano nakatulong to sa ating mga learners. Okay po, next po natin yung sumunod nating artifacts. Okay, sa artifacts po natin na ito, meron tayong lesson plan, ayan, BLL, DLP, weekly home learning plan. Sa ating pong PPSD strand, ito po yung sa learner's difficult circumstances, ayan, planning and management, and learning outcomes, and design selection, organization of assessment strategies.
Ang pwede po nitong i-present ay 2 to 3 lessons. Okay, lesson plan lang, weekly home learning plan. 2 to 3 po, pwede. Ayan, so nag-present ako ng aking lesson plan, ng COT ko sa Araling Panlipunan. Ayan, pwede po. So, ayan, may ginawa ko nun. In-screenshot ko lang siya. Or, ito po. Ayan, kinat ko lang. So, ayan, present nyo lang dyan yung pictures nun. Pwede po. Then, dalawa po, ang pinaresent ko, isang weekly home learning plan din. Ito, na magkaibang quarter. Okay, pwede po 2 to 3 lang. Ayan, sa pangalawang artifacts natin. Okay, so dito, in-highlight ko kung paano ko, ano ginawa ko sa competency. Yun, sinabi ko dito, okay, explain nyo lang kung paano nyo pinlan, in-implement, yung lesson plan. Okay? So, dito po, sinabi ko na inampak ko yung competencies natin, yung MELT natin, para maging appropriate doon sa level ng ating mga estudyante. Okay? Nag-specify ako ng mga objectives para doon na naka-align. Then, nag-design ako ng weekly home learning plan na naka-specify dito yung mga learning tasks na kanilang gagawin related with the modules. Okay? So, ganun lang po. Explain nyo lang din yan dito sa annotation. Yun po yung nilagay ko dito. Okay, mag-focus kayo doon. Ano yung mga ginawa nyo? Paano siya dinirebate? Ano yung nilagay nyo sa lesson plan na yun? Na activities. Okay? Na appropriate ngayon distance learning. Diba? So, ganun kadali lang po. Yung sa pangalawa na artifacts natin. Diba? Explain nyo lang paano nyo pinalan, in-implement, in-execute yung lesson plan at nakatulong sa learners. Okay, next naman po, pangatlo na tayo. So, ito yung teacher-made modified learning resources. Ayan. So, dito po, ang ating strand ay yung teaching and learning resources including ICT. So, paano ba natin? Ayan, nakatulong yung ating ICT sa pagtuturo. Diba? Of course, gamit natin yan, yung technology. So, dito po, ang ipepresent nyo, 2 to 3 screenshot or pictures of online lessons, yung topic nyo, yung pagtuturo ninyo online. Kung hindi po, pwede din yung quizzes. Kung saan nag-collaborative, ginamit yung technology. Okay, pwede po yon. Kung wala naman po, hindi kayo nag-online class, walang internet, yung ginawa nyo ng modules, pwede rin po. 2 to 3 sample, ha? Laging 2 to 3 sample yung required sa atin. Na halimbawa nun, screenshot nyo lang po, yung format, yung cover, yung content, ilagay nyo lang dito sa presentation ninyo, yung picture. So, ito po yung akin, naggumawa ko ng mga video lesson. Ayan. Okay po, during my online class din, nagkaroon ako ng online class, nilagay ko na rin po dito. Ayan, nag-present ako ng isang, nagkaroon kami ng monitoring of reading skills. So, ayan. Okay, so, nilagay ko po sa annotation, lagay nyo lang dito, i-highlight nyo lang kung paano, ano yung ginawa nyo learning adjustment and how you apply the use of technology sa paggawa ng mga modified learning resources. Yan. Dito po, nag-provide ako ng video lesson, sinabi ko, for asynchronous online learning. Sinimplify ko yung video na align with the module para mas maintindihan nila na anytime pwede nilang mapanood. Okay, diba? So, para maintindihan nila yung hirap na topic, lalo sa mga printed materials, matutulungan sila ng mga ginawa kong video lesson. At yung pagpapacilitate ko po ng online class through para sa reading progress monitoring. Kung kayo po wala ng internet, pwede po yung mga active modules na ginawa ninyo. Okay, or last, pwede po yan dito. 2 to 3 po na halimbawa ninyo. Paano nyo siya minodify that appropriate to the learners. Yun lang po yung lagay nyo sa annotations. 2 to 3 sentences, pwede na po yun. Enough na. Okay? Next po, ito na po yung susunod. Ito naman po yung okay, so pang-apat na tayo, mabilis lang, konti lang. Ito naman po yung sa certificate nyo, sa pag-participate nyo sa professional development. Okay, dalawa po strand dito, yung professional links and professional development goals. Certificate po dito ang ilalagay ninyo. 2 to 3, okay, halimbawa na na-receive ninyo this school year. Dalawa o tatlo lang. Okay, so takpan nyo na lang po yung signature saka yung mga QR code, okay, sa inyong presentation, okay, because it's important, the privacy. Next, yan, so ito din, okay, yan po. Yan, meron din ako, tatlo yung pinresent ko. Dito po, ilagay nyo lang sa annotations nyo kung paano nakatulong ang seminars at mga webinars na to sa ating distance learning. So, yun lang po. In-explain ko dito na it helped us, of course, na maka-adapt sa new normal through the trainings and webinars. Naging easy sa atin kung paano
makagawa ng mga lessons through application of different software na magagamit talaga at this time. Okay? So, paano natin siya ginamit yung pagtatutunan natin sa seminars sa pagtuturo natin at this time. Okay? So, yun po yung lalagay nyo sa annotations. Okay? Yan. Yung nilagay ko. So, 2 to 3 sentences, pwede na po yun. Okay? Next is yung last na part. Ito po yung reflective summary. Okay? Ito na po yung about sa professional learning to improve practice. Ito po yung sa required pa rin, ha? Required artifacts na kailangan natin i-present. Okay? Sa ating LDM2 course. So, gumawa ako dito ng reflection. Pwede po dito, 2 paragraphs, na merong 3 to 4 sentences, pwede na po yun, or 5. Ang tungkol po ito sa magiging reflection nyo kung bakit kailangan ba natin, ito po dapat nasasagot dito sa reflection ninyo, yung naitulong, yung experiences ng ating LDM, nung LDMs, yung ngayong learning delivery modality na ginagawa natin this school year, at yung sa LDM2 course, yung pagbibigay ng mga MOVS, ano ba yung maitutulong nito para maipakita na naging effective ba tayo, kung yun ba yung magiging basis, yes or no, and why, yun yung explain nyo sa summary. So, gawa lang po kayo dito ng maikling na reflection. Okay, of course, sa experiences nyo, iba-iba tayo dito. Pwedeng sa sarili ninyo, sa in-adapt nyo sa school, yung mga ginawa nyo, strategies, yung mga all activities, pwede nyo i-share dito o yung own view nyo about this distance learning. Okay? Then, sa annotation po, explain nyo lang yung nilalaman tungkol saan ba yung naging reflection ninyo. Okay, ganun lang po, kasimple, para mas madali ninyong magawa. So, yan lang po yung 5 na, diba, part nung required MOVS for our LDM2 course na unang bahagi ng aking report. So, yan, may mga halimbawa. So, 5 artifacts lang po. Yan, na under. Usually, sa mga certificate, WHLP, 2 to 3 examples lang. Okay? Screenshot nyo lang. Okay, yung inyong ilalagay. Pictures, lagay nyo lang po dyan. Okay. So, sa next video ko naman, lalagay ko na, papakita ko naman po sa inyo yung ating table of self-selected artifacts. Okay? Ito po yung self-selected na maybe you can include to your LDM2 course na makakatulong rin. Okay? Para ma-evaluate, makakuha kayo ng mataas sa inyong LDM2 course portfolio na grade. So, yan po yung ating halimbawa. At kung may tanong ka sa video na ito, huwag ka lang pong mahiya at type mo lang sa comment section sa baba. At if nagustuhan mo itong video na, please click the like button. So, maraming salamat. Till next time with Teacher Bean.